Oh, hello everyone, I'm back. So ilang months na rin no hindi ako nagva-vlog. So ito po, I'm here in Bohol. I mean like this is actually late na na-upload ko. This is last month. No, in August, yes, last month. So yan po, hello, it's me, I'm back. And sa Bohol tour po kami with my love, Regine. So first stop namin is yung Vlad Compact. So we are so lucky kasi po pagdating namin mismo sa lugar, marami pong mga mumura lang na mga keychains at yung mga pwede pang pasalubong. So yan, bumili kami agad before kami nag-picture. So ayan po, wala po talaga akong any historical, you know, idea or background with the Vlad Compact sa Bohol, kasi literal po talaga wala, hindi kasi ako taga Bohol. Siguro si Regine may alam. So ayan, nagpa-picture na lang po ako sa Mumbai bandang doon. And of course, nag-move kami sa next stop namin. Itong next stop na ito, alam ko po ito. Ito po yung pinaka-oldest na church sa Philippines. And na-restore na po siya. Good thing. Kasi nung sa na-ruin po siya nung last na earthquake na nag-hit doon sa dito sa doon diyan sa Bohol. So technically medyo na ruin siya, pero okay na po siya nang nag-visit po kami diyan. So sabi nga nila dapat you have to visit yung religion or something like you are connected with God daw sa place, kasi again kapag papasok ka daw sa church for the first time sa isang lugar na binivisit mo and you pray and you wish, sabi daw nila, malaki daw yung chance of ano na magkakatotoo daw yun. So of course, ginawa ko po yan. So I'm with Regine and we pray for something. Not just for us, but for everyone around us. So yan po, ayan! O, diba? Hello! May mapavlogger pa tayo dyan banda, no? Mga kasamahan po namin. Ayan, may mapavlogger. O, yan! Hello, diba? Mukha ko dyan. Parang, I'm so sorry po. Patawa lang po ako dito. So, yun po. I really, you know, I was amazed. It's a normal na, ano naman, na church siya. And, yun lang. Ma-feel mo talaga yung tanda ng lugar. I saw that stage there, kanyan. Alam mo yung mga movie dati, yung mga prayer na pinapugutan ng ulo. Parang ganun yung stage na yun. Parang feel na ko maraming mga pinapugutan ng ulo. So anyway, let's move to the next stop natin. Ito naman ay pinakakakilalang ano. Hindi kami nag-stop talaga dito kasi as per kuya na driver namin, medyo mahamahal daw yung mga food doon. At saka, 1 to 2 hours lang stay mo doon. Tapos medyo hindi naman daw worth it. Hindi naman sa hindi worth it. Pero again, alam mo yung, of course, broke na broke tayo, no, ng mga panahon na yan. Hindi siya, okay to, kakain ka lang doon na ilang putahe, ilang oras lang yung takbo ng barko. Hindi siya barko, para siyang barge, ito po yung Lubok River nila. And sa Luway po ito. So yan po, sasakay ka dyan. May mga food dyan, may sumasayaw dyan sa loob. And it will run like, parang floating restaurant. Yan po yung term. So it will, tatakbo doon yan ng mga 1 to 2 hours. Tapos yun, tapos parang take, kung gusto mo talagang kumain ng something and then you're not really thinking of mahal, yun po, doon po ka sa Lubok River, kakain ka po doon. So next step, ito na po ulit, nagpapakita na naman po ulit ako dyan sa mukhang kong dyan. At yan po, mga kasamahan ko sa biyahe, we are in botanical and animal sanctuary dyan sa Luway, Bohol. So technically hindi to po yung mga wild, no, mga wild something, yung mga snake, milo, buwaya, and also nandyan po yung hindi pala botanical. Oh, botanical ba yun? Kasi botanical is mga flowers. So, nandito yung
ano siya, butterfly sanctuary. Ano may pinagsasabi ko niyan? So, pumasok ako dyan. So, may entrance fee po siya, 100 sa adult. Kapag bata, 50 yata, 50%. So, yan. I love Bohol. Diba? So, papasok ka. Of course, ang start ng pasukan mo is, ano siya, ang pinasukan namin una kasi dilala kami doon sa dyan, sa may maraming ahas. So, I think when I enter dyan, medyo marami talaga sila. I remembered mga nasa more than 10 po. So, I think 14 or 15 na mga ahas po. Medyo marami po siya talaga. When I check, medyo malalaki talaga. But they are very tame. Alam mo yung hindi talaga sila yung mga aggressive type. At saka sabi naman daw, pinutulan na daw ng mga ngipin at saka tinanggalan ng mga something venom ganon. So yan, may mga ano tawag nun, mga chicken. So food po nila yan. So ayan po kami. So of course, medyo nakakatakot siya at first, no? Parang ahas kasi anytime. Alam mo, hindi mo kasi alam na sa utak nila kasi hindi mo naman nababasa, di ba? And sa background ng ahas, alam nyo po na medyo ano sila, they're kind of an animal na talagang hindi mo matatras. Talagang bibigla yan. So ayan po, we really tried our best to mahawakan sila, ma-check sila. So yun po, milu po yan. Hindi ko alam po ano, wild cat yata. Oo. So these are very rare kind of wild cat. So these are very rare kind of cat daw. So wild siya. So medyo hindi siya tame kind of cat. So kaya po hindi po talaga pinahawak sa amin. So yan po, ang tagal ko po talaga nakahawak sa kanya, even the ano yung nagtutour guide sa amin. Sige, hawakan mo na. So, yan po, tinry ko pong hawakan. And actually hindi ko pa hinawakan sa kamay ko. I just, you know, parang pinush ko sa mga ano ko, sa shoe ko. Just really, you know, see. So, and then that's the, no, sige, yung hinawakan na niya, then that's the time po na tinry ko naman sa sarili ko kung ano talaga yung how it feels when you touch that thing, no, that snake. And okay naman pala. And medyo yung feeling na parang, alam mo yun, parang may goosebumps ka. So yun po, yun mo feel mo when you hold it. See, pero gumagalaw talaga siya when you hold it. Anyway, it's a nice experience, and we did a picture after this, and pinahawakan sa amin. Of course, nahawakan ko talaga siya ng heavy talaga, no, yung mabigat talaga. And yan, marami siyang mga anak. Yan yung yan, kung makikita mo, meron diyang mga chicken. So I believe that's their food. So the moment na feel ko busog kasi sila, kaya hindi sila siguro nangangagat. Pero meron talaga yun, you know, lumalabas yung ano niya, yung dila niya. And then gumagalaw siya, tumitingin siya. It's nakakatakot eh. Kung ano ka, parang amoy pa lang nila, nakakatakot na. So, if you're not really ano into mga ganitong kind wild or reptiles, so medyo matatakot ka talaga. So ayan po, nagpa-picture po kami with the snake, and very awkward siya. So ayan, makikita nyo may buhaya din sa loob. Ang pangalan ni buhaya is Langga. Palangga daw. Tapos palagi lang siya nakanganga. Ewan ko, baka gutom lang or naghihintay ng pagkain kasi that time kasi it's a time na magpapakain sila. Kaya kung nakita nyo, buhay na buhay pa yung manok doon. So, I think Talanga is waiting for food. So, kaya po, yan, lakad-lakad kami, nood kami. Ayan, nakita namin yung mga best friends namin dyan na medyo wild din. Ayan, tapos, ayan, wild na wild yan. Hello, Congo.
Ayun. So, si, ano, si Brother Monkey. Alam yung mga monkeys na yan are, ano siya, kaya double yung parang fence niya. It's because talagang nananakit sila. So, tingnan mo, kapag, ano, magagalit sila kapag medyo malapit ka. So, I think that's the reason why dinalawa nila yung parang fence. Kasi, baka makapasakit ng mga taong nag-visit. Ito naman po, hindi ko nakalimutan ko pangalan niya, pero, Rico, si Rico po na parot. So, yan po, nagkasalamuha ko po siya. Very tame na parot. Akala ko po talaga nangangagat. So, when I try to put my, ano, my finger towards sa ano ba tawag niyan? Beak ba yan? So, yan, hinawakan ni tour guide. Okay naman pala. Ayan na. Tapos, akala ko masakit yung pagkagat niya. Naglalaro lang pala siya. So, I tried it for myself. And, I it's really cute, no? And, para siyang nagsasalita, gumaganon siya. So, hindi po maririnig kasi nga po, may background ako nilagay dito. And, nagsasalita po ako, no? Of course, vlog ko to. Hindi nyo naman nakikita mukha ko. At least, nagsasalita ako. So, yan po. Yan, nagpapagat po kay Rico. So, diba? Hindi naman siya masakit. Pero wala, it's so cute lang po talaga. Diba? Nice. May mga eagles din. At dito po talaga yung na-enjoy ko. Pumasok po kami sa Butterfly Sanctuary. So, nakita ko po, mayroon talaga ako nakuhang butterfly myself with that flower na nag-stay talaga siya at nagpa-picture po ako. So, there's a lot of butterfly, kinds of butterfly here. Sabi nga ni ate at ni kuya na yan, nagpa-picture sa amin. Yung different na kind nila is around 34 kinds daw. Tapos, may mga kind of butterfly na wala daw sa other countries, nga nandito lang daw yan sa Philippines. So, nandyan po daw sa loob dyan. Eh, hindi ko naman alam kung ano yun. Eh, hindi naman talaga ako fan of butterflies. But, I was really amazed of looking at it, no? Na, I mean, it's really rare na nasa malapit lang sila sa atin. Ayan, it's really a wonderful experience, no, makita. At saka, makita maraming butterflies. So, then, so ayan po sila. Vlog din yung love ko dyan. O, diba? Nagsasalita din siya dyan, oh. So, pero hawak niya cellphone ko. So, of course, magpapasok na rin siya. So, may nilagay silang something banana. So, yun yata yung kinakain ng mga butterfly. So, that's why lumalapit sila. Okay, next stop na kami. Tapos na kami dun sa Butterfly Sanctuary. Nandito po tayo sa Antararan! Man-made forest. Ito po yung pinakakilalang man-made forest sa Bohol na free po na magpa-picture ka. Pero ito po mangyayari kapag pupunta ka doon. So, yung tawag ng yung reality versus reality is magtatakbo-takbo talaga kapag may dumaan. So, ang sarap po mag-picture, yan ganyan, picture. Tapos kapag may dumaan, tatakbo kayo. So, yan po, with us, ni Money Love. And then, mabilisan lang po to, diretso na kami. Punta na po kami sa May Tarsier. So, we're done with our man-made forest and mag-tarsier naman po tayo. So, yun po, ayan po yung best friend natin na si Tarsier. Maliit po talaga siya. Very cute. Parang a combination of a monkey and a bat. Yung mukha niya and yung liit niya. Yung kamay niya, parang bats po at monkey na combination. And nocturnal din siya. So, probably a monkey at night. Parang gano'n. Nocturnal siya. Natutulog siya. Gising siya gabi, natutulog na umaga. So, yan. Ewan ko, parang tulog yata yan sila. O yan, mara, puro. Ayan, tulog po siya talaga. So, malalaki po yung mga eyes niya with small and long na mga fingers. And I really enjoyed looking at them, honestly. It's a nice experience ba? Kasi sabi nila, only in Bohol lang po ito makikita. So, you cannot see this
as you know, you cannot see this outside Bohol. So see, ang cute niya, diba? So okay, move na naman po kami. Mabilisan lang po itong videos na to. Of course, the magnificent chocolate hills. Of course, diba, si Bohol is very known about the chocolate hills. Of course, alam niyo yung mga story na mga higante nag-away at nagtatapunan ng tawag noon ng mga lupa. Ito daw yun. So nabuo siya, naging chocolate hills siya. Ito po yung sabi nila sa history. So nakinig lang po ako naman. And it's just a story, by the way, no? Parang hindi naman myth, na naman siya myth. So kailangan mo umakyat para makita mo talaga yung beauty. So nakita ko yun, nasa unahan yun si Love. Sinundan ko lang po. So medyo mataas siya. Sobrang tik yung tirik nung aakyatan mo. So alam nyo po, na-count ko po yung steps, 122 steps po, from down to up. So yan, meron naman mga steps. Kung feel mo pagod ka na, you can stop and then you can take a picture. Makikita nyo naman si Chocolate Hills dyan, medyo malalayo pa. So if you are on the top talaga, medyo makita mo more and beautiful Chocolate Hill. So yan, konti lang kasi nga meron namang sa harap at saka sa likod na portion. So umakyat po ako diyan kasi po ako na po yung natira. Sila po nag-akyatan na po sila. So ako nandiyan lang po ako banda kasi po yun man yung cardio natin, hindi naman po ako kataasan ng hangin, no. So after ko pong nasin diyan, umakyat na lang din po ako. And ayun, tan-tan-tan, nasa taas na po tayo with my love. Diba, mas maganda ang view sa taas kasi kuha mo lahat, 360. Yan, oh. Marami po talaga sa Chocolate Hills. And, ang cute, oh. Diba, may pa-picture tayo dyan. Oh. Alright. O, oh, diba? Meron tayong model dyan. So, yan po, with the team, Chocolate Hills. It's really a nice tour. It's really a nice experience. Ang ganda po ng weather. Everything is perfect po talaga. With the kuya, yung nag-tour sa amin, yung van na nina-hire namin, he is really knowledgeable with the place. Binatid kami niya sa taas, pababa, pataas. Oh, paikot-ikot. So, yun na po. We're going back to Regent's Place. So, the reason actually pumunta kami ng Bohol because it's fiesta. And of course, unwind din from work, no? So, rest muna tayo sa work. So, on vacation tayo dito. So, okay. Thanks for watching. Until next vlogging. Thanks. Bye-bye.